Ang kasaysayan ng IRN New San Jose, Dinalupihan, Bataan. 1985, buwan ng Marso nang paalis na sa Yemilif Orani si Pastor Eduardo Roy ay nagdaos ng isang Bible study sa pinsan ng kanyang may bahay, Pastora Rosalia Roy, sa lugar ng Gomez, Dinalupihan, Bataan, sa pamilyang Bueno Vizcarra. Katuwang nilang mag-asawa sa gawaing ito sina Pastor Romerico De Quito, ang katulong na pastor at ang kanyang diakonisa Belinda Mischiola. Buwan ng Abril ay lumipat na si Pastor Eduardo Roy sa kanyang bagong destino. 1985 to 1987, ipinagpatuloy ni na Pastor Romerico De Quito at Jack Belinda Mischiola ang Bible study bilang mga destinadong manggagawa ng Yemilif Orani. Sa panahong ito ay nakatuwang nila si Pastor Ramil Tayamora at ilang mga kabataan ng Yemilif Orani. Isa sa mga bunga ng Bible study sa Gomez, Dinalupihan, Bataan na si Sister Zenny Suño ay nag-anyaya ng gawain sa kanilang tahanan dito sa New San Jose, Dinalupihan, Bataan. At dahil dito ay lumawak ang gawain. Nakapagdaos ng krusada at maraming nakakilala sa Panginoon sa lugarin ng New San Jose at Santo Niño, Dinalupihan. Katuwang na ang mga kapatiran ng Yemilif Orani taong 1986, nakabili ng lote si Predikador Serafin Roman na mapagtatayuan ng bahay-sambahan na noon ay mayor ng Orani. 1987 to 1988, Pastor Ringo Bautista at Jack Reby Cruz. Naging katuwang nila si Brother Jerry De La Cruz sa mga gawain. Marso 23, 1987 ay pinabakuran na ang lote at Abril 6, 1987 ay pinasimulan na ang pagtatayo ng bahay-sambahan. Patuloy pa rin sa pagmimisyon ang mga manggagawa at kasama na nila ang mga bagong kapatiran sa lugaring ito sa gawaing pagpapahayag ng salita ng Diyos sa dako ng Salvador. Nagpatuloy ang mga Bible study at fellowship hanggang sa ito ay maging ganap na pananambahan noong huling linggo ng Marso 1988 bago lumipat ang mga manggagawa. 1988 to 1995, Pastor Dante De Los Santos at Jack Vicky De Los Santos. Patuloy sa kasigasigan ang kapatiran lalo na sa larangan ng pagmimisyon. Isang taon ang nakalipas, taong 1989 ay nagkaroon na agad ng anak iglesia sa Bodega Florida Blanca, Pampanga. Sa kabila ng kasipagan at kasiglahan, ito ay panahon din ng mga pagsubok at pag-uusig. Salamat dahil ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pangako na hindi niya pababayaan kailanman ang kanyang iglesia. 1995 to 1996, Pastor Noli P. Sanchez. Sa maikling panahon na ito, ang mga gawain ay pinagpatuloy sa biyaya ng Panginoon. 1996 to 2000, Pastor Fernando Buenaventura at Jack Rishilda Buenaventura. Nagpatuloy ang mga gawain at kasiglahan ng kapatiran sa paglilingkod. Ito rin ang panahon ng pagsubok sa kapatiran sa kanilang pag-unawa, katatagan at pagtulong sa mga lingkod ng Diyos. Ang pagka-opera sa kanilang diakonisa at pagkaka-aksidente ni Pastor. Ang kapatiran ay kinakitaan ng pagdamay hindi lamang sa mga gawain kundi maging sa gastusin ng mga lingkod ng Diyos. Kaya't masasabi nating ang kapatiran ay nariyan sa panahon ng pangangailangan, purihin ng Diyos na dakila. Taong 2000 to 2005, Pastor Noli P. Sanchez nagpatuloy ang mga gawain sa kabila ng mga suliranin. Sa pagtutulungan at pananalangin ng mga manggagawa at kapatiran, ang bahay-sambahan ay naipa-tiles at nalagyan ng grills ang paligid.
pinaayos ang pavilion. Taong 2005 to 2006, Pastor Noli P. Sanchez at Jack Dolor Masangkay. Nagpatuloy ang mga gawain, subalit dumating ang matinding pagsubok sa iglesia. Disyembre 2005 ay nag-resign ang Pastor Noli Sanchez dahil sa problemang personal. Naiiwan si Jack Dolor Masangkay mula Enero hanggang Abril taong 2006. Naging OIC si Pastor Romerico De Quito na siyang provincial administrator ng mga panahong iyon. Sa panahong ito ay halos mga imbitadong manggagawa ang naging tagapagsalita tuwing Linggo ng umaga. Sa tagubilin ni Bishop Reynaldo Domingo ay ipinaayos ang Casa Pastoral. Taong 2006 to 2009, Pastor Neftali Dizon at Jack Helen Dizon. Panahon ng pagpapanibagong sigla, panahon ng pananalangin at pagkakaisa upang muling makabangon. Sa biyaya at tulong ng Diyos, ang iglesia ay nagpatuloy sa pagsulong. Nakabili ng bagong sound system, ipinaayos ang linya ng kuryente at drainage system, pinapinturahan ng mga bubong at naipatayo ang dirty kitchen. Naipagawa ng mga kababaihan ang kitchen cabinet. 2009 hanggang sa kasalukuyan, Pastor Eufemio de Mesa at Jacklita de Mesa. Nagpatuloy ang kasiglahan ng mga kapatiran, ipinagpatuloy ang mga gawain at nagbukas ng mga bagong misyon sa pita. Naipagawa ang Sunday School area, pinaayos ang mga palikuran at binago ang mga pinto nito. Inayos ang silid ng Casa Pastoral at pinalagyan ng aircon. Ipinasimento ang compound, tinaasan at pinaganda ang kitchen kung saan ay idinaos ang matagumpay na konsyerto. Sumunod ang iglesia sa makabagong teknolohiya, nakabili ng multimedia projector, laptop, acoustic at bass guitar. Isinunod ang mixer, amplifier, speaker at mga microphones. At bago sumapit ang 25th anniversary, ay bumili ng bagong drum set, equalizer at bass amplifier. August 2012, naranasan ang bangungot ng habagat. Ito ay lalong nagpaigting ng pananampalataya ng mga manggagawa at kapatiran. Dahilan sa humigit kumulang na lampas taong tubig na naranasan ng mga manggagawa. Naging determinado sa mithiing makapagpatayo ng bagong Casa Pastoral kung kaya't inumpisahan ang 3-story building noong Nobyembre 2012, natapos ang tatlong presentableng CR, isang maaliwalas na kusina at maayos na Casa Pastoral sa second floor na kasalukuyang tinitirhan ng ating mga manggagawa. Hindi lubos ang kagalakan ng mga manggagawa na ang kanilang tinitirhan ay maayos at maganda. Samantalang ang templo ng Panginoon ay hindi maayos at maganda. Kung kaya't muli ay hinamon ang mga kapatiran na pasimulan ang pagpapagawa ng isang malaki, mataas at presentableng bahay panambahan. Taong 2015, sa biyaya ng Panginoon, nagpasimula ang pagpapatayo ng bahay panambahan. Bagamat hindi sapat ang pondo, ay nagsimulang magtulong-tulong ang mga kapatiran dito sa Pilipinas, maging ang mga nasa ibang bansa, sa pangunguna na rin ng mga manggagawa na sina Pastor Eufemio at Jacklita de Mesa. Sa paglipas ng mga buwan at taon, unti-unting nagkaroon ng katuparan ang mithiing bahay-sambahan kasabay ng pagpupundar ng iba't ibang kasangkapan. Taong 2022, naranasan di lamang ng mga nasa Pilipinas kundi maging ng nasa buong mundo ang pandemya. Sa panahong ito, ipinagbawal ang pagdalo sa mga pagtitipon kasama na rito ang pananambahan. Bagamat hindi sanay sa modern technology, ay sinikap na makasabay ang iglesia at nagkaroon ng online worship service para matugunan ang pangangailangang espiritual ng mga kapatiran.
2021, isang malaking dagok ang naranasan ng iglesia nang ang Pastor Eufemio de Mesa ay kinuha na ng ating Panginoon. Sa kabila nito, pinagpatuloy ng kanyang may bahay na si Jaclita de Mesa at ng kanilang anak na si Brother John Jerwell de Mesa ang gawain. Maraming mga kabataan ang nailapit sa Panginoon at nagpabautismo noong November 20. Nagpatuloy ang mga bagong kabataan hanggang sa kasalukuyan. Sa taon ding ito, nakabili ng bagong electric drum set, gitara at bagong laptop ang iglesia. Sa pasimula ng 2022, ang iglesia ay nangarap na magkaroon ng sasakyan na pwedeng magamit sa pagmimisyon at sa iba pang gawain ng Panginoon. Sa biyaya ng Diyos at patuloy na pananalangin, pagkakaisa at pananampalataya, ang pangarap na sasakyan ay magkakaroon ng katuparan para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Kaya't lahat ng papuri, pagdakila, karangalan at pasasalamat ay ialay natin sa Diyos na may-ari ng IRM Dinalupihan. Purihin ang Panginoon.